Hindi umalingaw-ngaw ang chainsaw kaninang umaga, pero ang katahimikang ito lalong nagdulot ng pangamba sa iba. Makaraw kasi, wala nang punong maisasalba. Nagkasana rin ng online petition ng environmentalist na si Dr. Michael Bengwayan. Apilan nito kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Ihinto ang pamumutol sa 54 na puno sa Outlook Drive para sa pagpapatayo ng gusali. Si Dr. Bengwayan ang nanguna sa Project Save 182. 8 taon na ang nakalilipas. Isang kampanya para pigilan ang pamumutol at paglilipat ng 182 puno para bigyang daan ng expansion ng kilalang mall sa Baguio. Inilahad naman ni Dr. Zenaida, biology professor ng University of the Philippines, Baguio, ang maraming dahilan kung bakit hindi dapat hayaang maputol ang mga puno. Kailangan natin yung hangin na nanggagaling sa mga puno na ito. At saka yung carbon dioxide din na nanggagaling sa mga tao at sa paligid ay inaabsorb din yan ng mga puno. Kaya importante na ma-regulate nila yung ating klima. Kung saan ipapatayo yung ang istruktura ng Vista Residences ay isang matarik na lugar. Mm-hmm. Alam naman natin dito sa Baguio, di ba, it's a slopey area. Maraming matatarik na lugar. Kaya pagka napuputol ang mga puno na to, nagiging prone siya sa soil erosion. Dagdag na naman yan na pwede makapinsala sa mga residente ng Baguio. At saka of course yung tubig, na yung water cycle, malaki rin ulit ang ambag ng mga puno. At isa pang bagay na gusto ko rin sana na ma-emphasize, ang ating mga pine trees ay tirahan ng maraming uri ng mga insekto at saka ng mga ibon. Mas makakatulong sa ating mental at saka sa physical nating pangangatawan ang mapunong lugar. Kaya umaapila rin siya ngayon kay Mayor Magalong. Dahil bilang ama ng syudad, naniniwala tayo na may magagawa siyang paraan para matigil ang pagputol ng mga puno. Dahil kailangan nating antayin ang mahigit 100 taon bago mag-mature ang mga puno na to, tapos bigla na lang puputulin. Kahapon, kinausap ni Mayor Magalong ang pamunuan ng DENR Cordillera at kinatawan ng kumpanya ng ipatatayong gusali. Sa kanyang unang pahayag, sinabi ng alkalde na ikinalulungkot nito ang pamumutol ng mga puno. Hindi ko alam eh. I was not informed about the tree cutting. I was not even informed about the permit that was issued. We were not provided a copy. Opo. Nalaman na namin, putol na lahat ng mga puno. Ang binanggit na dyan sa akin is, according to RDRAL, dumaan naman sa tamang proseso. Unang-una, it is a private property and according to law, a property owner can actually possess it, has the right to possess it, and has the right to use it. In fact, meron pa ang provision sa batas na they have the right to abuse it. Higit pa raw dapat sa 54 na puno ang nakatakdang putulin. Dapat nga sana mga 70 to 80 trees yung puputulin na yan. Pero ang ginawa nila, they required the contractor, yung Vista, together with the owner to modify yung plano nila sa condominium para mabawasan pa. Sa halip na 100 puno ang kapalit ng bawat punong pinutol, ipinag-utos ni Mayor Magalong na gawin itong 200. Tiniyak naman na maitatanim ng maayos ang mga ito at may monitoring. Para mapigilan ang pamumutol ng mga puno, tanging solusyon ng isang moratorium, may binalangkas ng draft ng executive order. Nakabinbin pa rin ito sa Malacanang. Kung alam mo lang kung gaano kami ang ka-agresibo niyan, ano, pati nga kinausap ko na yung mga aking mga contacts mismo, I also sought the help of some of my friends sa cabinet para dun sa panayan sa ating moratorium na yan. Unfortunately nga, tumama nga itong COVID-19, kaya siguro nawala sa agenda. Sinalag naman ng DENR ang Batikos na pahirapan ang pagkuha ng tree cutting permit ng mga ordinaryong mamamayan kahit para banta na sa kaligtasan ng punong ipapuputol. Sanpay sa 20 na nisan. Okay. Isa man yung kahoy lang o dalawa, gano, anyone. Kahit yung mga sa, kahit, ano, kahit government ang may-ari, kahit private pasas lang ang tinginan nisan. Okay. Saka meron na tayong sinusunod eh, yung ARPA. Ito yung sinasabi nila na
porque big time mabilis. Pwede rin naman daw maglabas ng tree cutting permit ang tanggapan ng alkalde. Mayra Wallis, ABS-CBN News.